At tala po kakaibigan, panoorin naman natin ang ating pong pakikipagpanayam sa isating human rights advocate, Loretta Ann Rosales, sa ating Real Talk. Panoorin natin. Naging torture victim nung panahon ng Barcelo, dating professor at chairperson ng Commission on Human Rights. Siya po, si Chairperson Loretta Eta Rosales. Kaya't halikayo, samahan niyo ako upang alamin ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga naman, Adil. At magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Sino ba si Eta Rosales bago pumasok sa politika, bago pumasok sa gobyerno? Ordinaryong teacher sa college. Nagtuturo ako noon sa iba't ibang eskwelahan. Nagtuturo ako noon sa UE at saka sa JRC, Jose Rizal College pa lang noon, ngayon university na. At later on, nagturo din ako sa UP. Dati-dati, nagkuhan ako sa advertising. No? I was a copyright teacher, copywriter sa Advertising Marketing Associates ng mga De Hoya Brothers. So, nandun din ako sa advertisement. Dalaga pa lamang ako nun, siyempre, hindi lang pagtatrabaho. Then later on, nagturo na ako. Paano po kayo nakapasok ngayon sa gobyerno? Actually, the state university teacher ako sa UP, no? So, nagkuhan muna kami. Nagkaroon kami ng kilusan ng teachers movement. Natatandaan nyo, meron yung Alliance of Concerned Teachers. Kami yung founding chairperson. Noong panahon na ng Marcos kasi yan. At pinaglalaban namin yung mga teachers. Nakapasok ako sa gobyerno pagkatapos na lamang noong natapos na yung kay Marcos, natapos na yung EDSA, People Power Uprising kasi ang tawag namin dyan. Yan. Noong natapos na yun, meron yung party list na panukalang batas. At kilala ko naman si Heidi Yorak, siya yung chair ng Kwan, Commission on Elections. So sabi niya sa akin, alam mo Eta, tumakbo kayo bilang party list. At pagka natapos na itong batas na ito, ilabi ninyo yan para matapos. Kung maraming problema yung batas, never mind. Basta takbo ninyo. So tumakbo ako. So naging akbayan representative ako ng House of Representatives. So yun, nakapasok ako sa gobyerno. Pero dahil torture victim ako ni Marcos, naisip ko sa aking sarili, no, sa kaibuturan ng aking puso, sabi ko, ipaglalaban ko ang mga paglilikha ng mga batas ng karapatang pantao laban dun sa lahat ng karahasan na ginawa ni Marcos. Dahil ba kayo ay na-torture ng panahon ng Marcelo kaya nagiging advocate po kayo dito sa human rights? Eh, yun nga sabi ko dun sa military, si General Pedro Balbanero, well, may he rest in peace. Alam ko, he passed away already. Pero siya yung nag-release sa akin. Eh, sabi niya sa akin, bago ko ikaw i-release, meron ka bang gustong sabihin? Sabi ko, marami akong gustong sabihin. So tumindig na ako para ako nagsasalita sa rally. Nagalit nga yung husband ko sa akin. Nagalit din yung arresting officer kasi sabi na baka magbago ang isip ni General Balbanero. Ikulong ka na naman eh. Pinare-release ka na nga namin. Recommended. Pero nagalit. No, pabayanin niyo ako. Sabi ko, gusto ko magsalita. Sabi ko kay General, pagka pinalaya na ninyo ako ngayon, sabi ko, mananalo kami. Matatalo kayo. Kasi kayo para sa diktadurya, kami para sa demokrasya, at mas marami sa mamamayang Pilipino ang kakampi sa amin. Eh, totoo yun, di ba? Pero pinalaya pa rin ako ni General. Ano naman ang mga nagawa niyong mga pagkakamali na naging lesson po sa inyong parte upang kayo'y maging successful o tool para maging isang successful na pagkatao? Oo, meron. Siyempre marami tayong pagkakamali. No, imperfect naman tayong lahat. Ang isang parang sama ng loob ko na hindi ko yung sana nangyari, pero wala akong magagawa. Yun yung panahon kasi nun eh. Yung mismong pag-aalaga ko sa mga anak ko na maliliit. Kasi nung mga 2 years old sila, 3 years old sila, araw-araw na ginawa ng Diyos, nagbabasa ako ng mga libro para sa kanila. Kabisado nila yung nursery rhymes, yung ganun. Yung pag-aaruga, pag-aalaga talaga.
Eh, kasi nung yun, yun ang parang sama ng loob ko. Mas gusto ko sana na nabigyan ko ng panahon yung mismong pag sa pamilya ko. Kamusta naman po ang relasyon ninyo sa inyong mga anak sa pamilya? Yung isa, nasama rin siya, naging aktivista rin siya eh. So, na-impluensyaan siya. Pero yung isa, sumama ang loob niya. At so, kunan niyo, she resented it. So, dahil para sa kanya, pinagtait ng kilusan ng yung samahan namin. So, nagalit siya. At yung galit niya yun, matagal yung resentment niya sa amin. Pero na-overcome na rin niya yun. Eh, syempre, malalaki na sila. Welcome to my house. This is the humble bungalow. No, it's a one-story house. So, bahay ko ito, mula nung kinasal ako, hanggang nagkaanak na ako, dito na lamang ako lagi. No? So, ito yung bahay, nag-aayos lamang kami doon. Ito yung salas. Ito yung dining room. Ito mo, simple lang siya. Tapos, andun yung kusina. Nakipaglaban po kayo nung panahon ng martial law. Nakipaglaban kayo dito sa mga pang-abuso, laban sa karapatang pantao. Ngayon, meron po kayong isang matinding pagsubok, isang matinding challenge na kinakaharap. Paano po nilalabanan ang sakit na cancer? Grabe, hindi ko naman inakala na magkakaroon ako ng cancer. Sino ba nang mag-aakala, no? Pero actually, nung kwan pa yan, nung naramdaman ko na meron ng bukol na maliit, kasi nung 12 years old ako, nagkaroon na ako ng bukol. Tatay ko namatay sa cancer. So, yung 12 years old ako, nung may bukol ako, di, inalis nila kaagad. Ang tawag doon, lumpectomy. Inalis kaagad yung bukol. Benign pa siya. So, ngayon, nung magre-retire na ako, last December lamang yun eh, 2014 ba yun? Oh, 2014. I felt may bukol ako. So, nakita nung radiologist, sabi niya, fatty tissue lang siguro yan. Balik ka na lang 6 or 7 months. That was the wrongest thing that could have happened. Kasi dapat noon, binayopsi. At inalis kagad. Kaya benign, dapat inalis. Di ba? Eh, hindi inalis. Eh, ako, nagtiwala ako kasi I was too busy with the CHR. Patapos na kami sa CHR. Pagbalik ko ulit, nung mga 6 months, 7 months, ganun, wala na. Malignan na siya. Parang kun eh, parang yung Yolanda, parang earthquake, parang pag tinamaan ka, kalikasan. Ang kalikasan, hindi kun, pag nagdesisyon ng kalikasan, wala kang masasabi. Kailangan tanggapin mo. Yun ang kalikasan, the law of nature. Yun yung second insight ko. I really felt, well, if I had to go, I had to go. Pero makun yun, malubha dahil sa, you're all by yourself eh. Wala ka ng kapamilya, kahit sino, you're by yourself. Pero, pag malakas na malakas, yung resolve mo, yung will mo to live, pero yung lakas na yon, kinakailangan merong kang, I think, dun na lumalabas yung kone, yung spirituality. No? It's not religious, but it's spirituality. Yung naniniwala ka sa sarili mo, yung miracle of life mo, at yung kapaligid mo, pagka malakas yan, at merong nagpapasya, may nagpapasya sa ibabaw, sa itaas, sa ganun. Yun. Nagsusurvive ko. Sabi ni Dr. Tony Villalon, Eta, you're cancer-free. Tapos ka na. Everything that we're doing right now is preventive measure. So, patapos na ako. I'll have my last chemotherapy cycle on March 4. Pero yon combined yon with acupuncture. Ito kay Jimmy Tan naman ito, at saka yung kaibigan ko, si Hilda Narciso. At saka yung non-traditional medicine, veggie juice, no? At saka turmeric, yun, organic, everything is organic, yun. Ngayong retiro na po kayo, although meron po kayong bagong appointment, ano pong usually ginagawa po ninyo pag nasa bahay na po kayo, ma'am? I do a lot of research. Tapos, pagkatabi sa pamilya. Gusto ko ang pakita sa inyo yung isang libro na ginawa namin. Eh, na naging malapit na malapit ako sa pamilya ko. Pamilya ko na yung mga anak ko, madalas. Tapos, babalik na rin ako sa pagluluto ko. ang gustong-gusto nila, apple pie. So, lagi ako nagluluto ng apple pie para sa kanila. Welcome to my library. And here you can see, well, andyan yung mga, kung ano, mga
trabaho ang ginawa namin. So nasasalamin dyan sa mga plaki-plaki. Pero ito, inaayos ko pa yung mga libro. Martial law files talaga project lahat ito na tinatrabaho namin ang research on martial law. Dinidigitize namin yung mga luma na mga libro ng panahon ng batas militar at gumagawa rin kami ng mga yung mga martial law videos, no? Ano naman po ang hindi alam ng mga tao tungkol sa pagkatao ni Ma'am Etta Rosales? Ang siguro hindi alam ng mga tao na the other side of me, softer side of me, mahilig ako sa music. I love music. I love to swim. I swim a lot. Mahina. I'm the slowest swimmer in the whole wide world. Pero I have endurance. I can swim on and on and on and on. May endurance ako. So, after I finish my cancer, pag okay na okay na ako, I wanna go back to swimming. I don't care how old I am. I'm 76 years old. I'm older than everybody else. I always say that. No, but even at 76 years old, I can swim. I love to swim. Ako si Etta Rosales, isang tagapagtanggol ng karapatang pantao, tunay na tao, at yan ang aking tunay na kwento.